Sa tuluyan nga pong pag-alis ni na Donovan Mitchell at Rudy Gobert sa Utah Jazz ngayong off-season ay nakakuha na rin naman nga po sila dito ng halos 10 draft pick. Yan nga ang ating unang storya na pagkukwentuhan ngayon dito sa ating bagong video na sasamahan ko na rin ang balitang bagong super team ng Cleveland Cavaliers at ang balitang target na nga po ng Los Angeles Lakers si Jordan Clarkson. Kaya tara mga idol, halina't umpisahan na natin to. Matapos nga po mga idol ang matagal-tagal na paghihintay ay sa wakas, tuloy na nga pong na-trade ng Utah Jazz si Donovan Mitchell sa team ng Cleveland Cavaliers. Ibig sabihin na ipamigay na nga po nila ngayong offseason ang kanilang superstar duo na bumuhat sa kanilang team ng mga nagdaang taon sa liga. At dahil nga po dyan ay makakapagsimula na nga po sila muli ng bago gamit ang kanilang mga nakuhang napakararaming assets sa pag-trade nila kina Donovan Mitchell at Rudy Gobert. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig, hindi rin naman nga po lugi dito ang Utah Jazz sa pagpapamigay nila sa kanilang mga superstar, lalo pat base nga po sa inilabas na balita, halos nasa kabuuang 13 future draft pick nga po ang kanilang nakuha dito. Kung inyo nga pong matatandaan, nakakuha nga po ang Utah Jazz ng 4 na future picks at isang pick swap mula nang i-trade nila si Rudy Gobert papunta sa Minnesota Timberwolves, habang nakakuha rin naman nga sila ng 3 draft pick at 2 pang pick swap matapos nilang i-trade naman ngayong araw si Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers. Bukod rin naman nga po dyan ay nakuha rin naman nga nila o nakuha sila ng mga bagong malalaro sa pag-trade nila sa kanilang mga superstar. At para nga po sa buong detalye ng mga nakuhang assets ng Utah Jazz sa trade ni na Donovan Mitchell at Rudy Gobert ay heto nga po yun. Samantala, pumasok naman tayo sa ating pangalawang storya ngayon sa balitang bagong super team na nabuo ngayon ng Cleveland Cavaliers. Sa hindi nga po inaasahang pagkakataon mga idol, ay ang Cavaliers nga po ang nanalo sa karera sa pagkuha kay Donovan Mitchell ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade. At gaya nga po ng naibalita ngayong araw, napakalaki nga po ng kanilang isinakripisyo upang makuha lamang nila ito. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po nila pinagsisihan ang naging desisyon. Gayong eto nga po mga idol ang naging dahilan bakit nakabuong muli sila ng isang legit na super team. Yes mga idol, tama nga pong inyong narinig, meron nga pong isang bagong super team ang Cleveland Cavaliers sa pangunguna ng kanilang starting lineup na binubuo ni na Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley at si Jarrett Allen. Siyempre, tutulungan rin naman nga sila dito ng kasalukuyang mga bench players na kinabibilangan ni na Kevin Love, Caris LeVert, Robin Lopez, Ricky Rubio, Cedi Osman, Lamar Stevens, Dean Wade at si Ace Mobley. Kaya gamit nga po ng kanilang kasalukuyang lineup ngayon ay sigurado nga po na mas kakatakutan nga po ang kupunan ng Cleveland Cavaliers. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa balitang target na nga talaga ng Los Angeles Lakers si Jordan Clarkson. Pagkatapos lamang nga pong maging successful ang Utah Jazz sa pag-trade sa kanilang mga superstar na sina Donovan Mitchell at Rudy Gobert, ay inamin na nga po ng kanilang team na hindi pa sila tapos sa paggawa ng move. Balak pa rin naman nga nilang i-trade ang ilan sa kanilang mga natitirang malalaro sa kagustuhan nilang makapag-rebuild na. At kabilang nga po sa mga balak na i-trade ang Utah Jazz sa mga susunod na araw ay sina Rudy Gay, Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic, Mike Conley at syempre simula lamang nga po nang lumabas ang ganitong klaseng balita ay marami na nga po agad ang mga teams na nagbigay sa kanila ng interest. At isa na nga po dyan ang team ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mismo sa iniulat na balita ni Adrian Wojnarowski, interesado nga daw talaga ang Lakers na kunin ang kanilang dating player na si Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz sa pamamagitan ng isang trade. Kaya hindi nga daw kayo dapat pang magulat kung gagawin ng Lakers ang lahat ng kanila makakaya upang makuha lamang ito ngayong off-season. So that's it mga idol, ang ating unang balita ngayong araw na ito at syempre latest video na ating pinagkwentuhan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe
At syempre, pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa NBA. I-follow nyo na, bisitahin at ilike ang ating Facebook page dahil meron din tayo mga ina-upload na mga NBA updates doon. Isang malaking shoutout mga idol sa inyo lahat. Maraming maraming salamat.